were made by him, and without him was not anything made that was made. Hebrews 1:10. Okay, and thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. Let's pray para naman lang sa magkakaloob ng mga pagkakataon na kayong mga pag-aaral sa salita, Lord, sa attendance, Lord. We pray na magpapalain yung salita, Lord, as we study, Lord, the origin, to answer, Lord, the questions in life na napaka-importante, Lord, parkour niya ako itong origin namin sa kami ng galing, ano mga ibig sabihin nito, bakit ang ginawa, paano, kung mga sagot namin ngayong umaga, okay, may mga maganda sa mga puso at isip ng mga. Okay, manuwal hati, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga puso. Last week, simula tayo sa Genesis 1. Hindi ko lang ba't ko na-download yung mga presentation, but again, update ko po last week. So tayo, again, ito yung 4 parts. Origin, destiny, meaning, and morality. So yung unahin natin morality, bago yung meaning. Okay? Ang tatinakil natin, example natin, nung tayo nagtagal sa bakit lahat ng bagay na ginawa ay origin, of course, no? Isa lang walang origin, walang pinanggalingan ay ang Diyos. So lahat ng bagay ginawa niya, so therefore may origin. Okay, bakit napotan yung origin? Kasi pag alam mo saan galing ang isang bagay, isang tao, sino man yan, idea, di ba? Sa tech, na, so nagbabasa ako lagi, sino pong nagpaumpisa nitong idea nito, nag-coin, ng term, yung technology. Lagi importante kasi magkakaroon ka ng idea. Ang galing sa ano. So, pag nakabasa ako, may na-invento ko sa Russia. May kalindi pala dun. Mga programmer dun sa Ukraine. Diba? So, nagkakaroon ka idea na tech pala talagang kalat na. At ngayon maganda sa tech, nag-share. Ganun din ako sa mga scientists. Nag-share yan ng mga idea. Kaya actually, may mga kalayaan yung mga scientists na alam na mag-communicate sa ibang bansa na hindi sila dapat na nakikigilan. Okay, may mga privilege sa mga isa. Ganun din sa atin. Okay? So pag alam mo saan ang galing yan, ano yung mga binigyan natin dalawang bagay? Diba nag-alala? Balikan natin yung, syempre, yung produkto, kung saan man yan, yung mga parts, sa Japan ba yan galing, sa China. Okay, sinong gumawa? Kailan? Okay, so nirelate natin sa tao. Okay, sino ba itong si Bana? Sino ba yan? Sino ba tatay nanay niya? Okay, kailan pinanganak yan, di ba? Sa birth certificate, lagi nakalagay yung what, when, where, and who. Okay, sino yung gumawa. Pero gusto ko yung point doon, yung how and why is hindi pinapakita. So kung meron man ay secret or kung meron man sila pakita ay medyo hindi specified. So bakit? Kasi yung sasagutin natin. Isa mga sagutin natin ngayon na hindi yan readily available, hindi mo yung babasahin. At minsan nga sikreto yan, minsan may iba pa. Okay, ganoon sa religion, ganoon sa atin mismo. Nasabihin nyo ba, nagaling tayo sa unggoy. Okay, so ngayon yung tao, ito to. Okay. So yung point number one natin, nag-umpisa tayo last week. Hindi ko lang matapos tayo na naman. No? Pero, binalika ko lang para sa ibang tao. Sa atin. So sabi dito sa Genesis 1, binasa niyo ano yung dinescribe doon? Mainly, creation of the world. Madalas sa hindi ay, ano siya, literal and practical and physical. Diba? Hindi sinabi doon ng ginawa ang tao at iningahan siya ng Diyos. Sinabi ba sa chapter 1 yun? Hindi pa. Sinabi yun sa chapter 2 na.
Kaya iba, ang tanong mo iba, mali naman ang Bible kasi ginawa ng tao tapos ginawa ulit. So hindi na naiintindihan minsan, dinitali sa chapter 2. Pero sa chapter 1, tapos yun hanggang 7th day, hanggang nagpahinga na ang Panginoon. Hindi rin pinaliwanag doon kung bakit siya nagpahinga. Basta sinabi lang siya ay huminto na. Kaya 6 days, 6 literal days, ginawa ang lahat. Okay, at gusto ko sabihin dyan, yung 24 hour creation days. Kung wala tayong lugar, kahit yung ibang tao, ibang Kristiyano, ay nagko-compromise sa mga evolutionists, mga scientists ko noon, sabihin nila ay ginawa thousand billions of years on Earth, hindi tayo naniniwala doon. Okay? Kung makapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Kung kaya niyang gawin itong lahat, napaka-imposible niyang gawin niya, pero nagawa niya, hindi malayong gawin niya ng isang araw. Okay, nagawa niya ng ano eh. Nagawa niya nga eh. So hindi dapat tayo masyadong magtataka, hindi, isang araw na mabillions of years. Okay? So kasi yung mga scientists na to ay yung mismo method nila, parang natake natin kanina, yung kanilang wisdom ay limitado sa na-obserbahan nila. Pwede pang obserbahan ng Diyos? Hindi sa mata mo. Okay. Yung spirit pwede. Okay? May example natin dyan, yung mga sasakyan. Okay. Ayun tayo dito. So ngayon, bakit ang ganito tayo nag-ibisa? So again, ang pinag-usapan natin is origin. Mata lang sa iba, no? Hindi natin maintindihan yung pupuntahan natin kung hindi natin alam sa kaya ng galing. Ulit-ulit na ako, di ba? Kasi nga, yun ang pinaka-message ngayon. No? Hindi mo kung saan ang galing. Pag hindi ka na-resolve niya, bata ka, may nagsabi siya, alam mo ba, ikaw ay nanggaling sa stardust. Stardust. There's a million of years dito, may mga stars na, ano mo na, yung elements doon, naging bato, naging hayop na maliit, ayun ang sinasabi nila. Kung naniwala ka doon, ang hirap ng paniwalaan ng ibang the rest of the Bible. Kaya yung binasa natin, binasa ng mga kalalaki kanina, Genesis 1, the beginning was the... In the beginning, God. Diba? In the beginning, God na agad. Hindi sinabi, in the beginning, God was formed. Andun na siya at nag-create na siya. Tandaan niyo, andun na siya sa panimula. Walang gumawa sa kanya. So bakit tayo nag-umpis sa Genesis 1? Again, ang title ng point, point number 1 is the nature of the creation. So next week ko na lang ilalagay sa... Hindi ko ma-download eh. The nature of the creation, physical, basic, and then, yung iba hindi natin maintindihan, kaya hindi na panilawanan. Okay, bakit? Kasi nga naman, for example, ano bang pinag-aaralan nyo na sa science ngayon? Yung bata dito, si Bana. Anong grade nyo na? Wala pang science yan. Wala pang science? Grade 4 pa yun. Isa ay isang ng grade 2. Wala na ngayon. Ano na? Dati sa lin, saan na kayo science? Science, wala pa sila. Wala pa rin? Dati, grade 5. Ang science? Wala ko sa inyo. Study, ano? Hindi ko nagtuturo, teacher. Bilayasan. Ganun? Solar system. Kasi yung bayan na homeschool. Kasi yung ano, 4th grade yung 7th grade. Nagawa tayo ng second natin. Actually, sinunan nga, naisip ko yung bad. Kasi ako medyo nahirapan lang din ako kasi itakil natin, no? Kasi nasa tayo matutulungan eh. Pwede po yun na sa DepEd, ina-allow nila. Kasi nga, pero ikaw yung magulang, ikaw yung ano, gagawa, no? Independent kayo. Kaya pag may inasama school, siyempre kahit paano maniningin. So, kami po ay nagkaroon kami yung pera. Mabagin mo sa ano, SOT. So, yung price niya nasa ano lang. Nasa 40. Dalawa na sila. Mahal pa rin. Pero mura na yun. Pero next year, mas lalo magmumura. Kasi yung mga one time lang yung ano nila eh. Commercial tuloy. This message is about reply. School of tomorrow. Pero maganda yung baptist yun. So yun. So bakit tayo, ngayon, napunta tayo sa pinag-aaralan. Solar system.
So pag pinag-aralan ng solar system, anong unang inaaral natin dito? Composition ng bagay? Di ba? Nasabihin, mga bata, ito. Ito, ano yung unang planet? From the sun. Next. Okay. Next. May bata kami, Pluto, planet yan na. Okay, pinagtatalunan. Anyway, pinagtatalunan lang naman yan. So, yun ang unang tinuturo sa kanila, di ba? Yung order lang. Next, yung mga properties na, yung malaki. Sino yung pinakamalaki? Sino yung pinakamalaki planet? Joshua? Ano yung pinakamalaki? The biggest. Peter, ano? Biggest pen. Peter. Ano yung pinakamalaki planet? Okay, yung muna yung mga basic lang. So, di natin pinag-aaralan kung gano'n sila kalayo, sa sun. Ilan yung moon, especially kasi minsan nadadagdag yan kasi nga nung bata kami, konti pa yan eh. Ngayon na nakikita nila ibang ano, kasi na talaga nag-pass po na yung mga satellite. So basics muna, kaya nung ating inisa-isa dito ng Panginoon, yung kanyang pag-create, di ba, yung tao nga, kailan ginawa? Pang ilang araw? Six day, ginawa yung tao, pero hindi lang siya, sinahagila sa mga land animals, di ba? Sa cattles. So, pero sa chapter 2, dahil nag-focus nga sa tao, putate ang tao, dahil hindi siya ayaw, okay? So doon nag-focus. So may mga pagkakataon, pag tinuturoan tayo ng Diyos, kahit sa anak sa magulang natin, inumpisa yung mga basics lang, basics. Tapos, saan na yung mga part na medyo advanced. So doon tayo pupunta today. So point number 2 natin, the nature, ano yung number 1? The nature of the creation. So ganun lang basic lang. Ang physical reality yung lahat ng ating naintindihan. Okay, ito ay lupa, ito ay tubig, okay, may sky, or firmament, may stars, matagod sila, at sila ay para sa seasons. Ah, may mga, mayroon pala mga creatures sa dagat. Alam na natin yun. Pero ngayon, number 2, the nature of the creator. Okay? The first part is full of grace and truth. So, malalaman naman natin ngayon kung sino yung creator. Medyo na-touch natin the last week. So, John 1. Ang binasa ng mga... Sino ko sa ito kanina? Lady, sabi dyan, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Asan ko lang? Okay. So natakay natin kami sa Sunday school, di ba? So maybe ngayon, kanina, God lang. God created heavens and earth. Kaya naman, sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. So, ang focus ngayon, sino? Yung Word, di ba? So, alam natin may Diyos, pero may kasama pala ang Diyos. Kasi yun, yung Word. At sabi dito sa 3, and all things were made by Him. So, sino yun? Yung Word, di ba? Hindi tingnan nyo dito, siya yung focus sa 1, siya yung focus sa 2, di ba? In the same as in the beginning with God. Okay? So, ang subject is yung siya. The same. May siya. Siya nga ay kasama ng Diyos sa kanila. Okay? So, ang focus ay ang Word. At sabi doon, in Him, ate, all things were made by Him. So, sino gumawa? Sino creator? Si Word. Si Word. Okay? Di ba, Diyos ang made? Yes, kasi nga, Diyos din siya. Pero yung particular, doon sa 3, sa Trinity, sino yung talaga doon gumawa? Si Jesus, yung Word, okay? Sabi dyan, tinukoy pa kasi, baka yung ama ito ginawa, yung anak, ganito. Hindi, sinabi, all things were made by Him. So, si Jesus ang gumawa ng lahat. At sabi ko, without Him was not anything made was that was made. Sa Tagalog, talagang walang ginawa na hindi niya ginawa. Siya ang ginawa. Okay? So, point number 2 natin, mag-focus tayo kay Jesus. Okay?
10 description sa kanya. And the Word was made flesh. The Word kanina ay ginawang laman and dwelt among us. Hindi siya lang nakalaman. Tapos siya ay humiwalay sa atin. Katulad ng punto ngayon sa China nga, no, tinatanong ko eh. Eh, nasan na siya? Sabi ko, dumating na daw, 1991. Nasan siya ngayon? Secret. Hindi ko siya sa akin. Basta, andyan siya somewhere. Basta dumating na siya. Ay, medyo nun. So yung si Jesus ay nanahan sa atin, talagang nanahan. Nagkatao-tao siya, kasama natin kasi ang mission niya dito, bakit siya matapang ito. Okay? Sabi ito, if we beheld His glory, kung may gudo pa, no? And if we beheld His glory, talagang nakita at natitigan. Especially itong mga disciples. And the glory as of the only begotten of the Father. So hindi basta-basta yung kanyang glory, anak ng Diyos. Ngayon ay exclusive sa kanya. At sabi dito, full of grace and truth. Doon tayo mag-focus. Full of grace and truth. Okay? So ano yung sabihin yung full of grace and truth? So tingnan natin dito sa banda dito. Okay? So sino nag-salita pala dito? Si John? Sino nag-salita? Siya si John. Apostle John. Pero yung isang John pa dito, the six, pag-abasa ko, let it go. There was a man sent from God whose name was John. Okay. So, yung isang ginawa ng Panginoon dito ay nangalan nga siya, pero bago siya, may sinugo muna nauna sa kanya. Sinto? Si John the Baptist. Okay? Bakit siya Baptist? Kasi nagbabaptize siya. At yun, ang baptism niya kay Jesus ay iba. Sabi din sa Bible ay the baptism of the repentance. Pero yung pinabaptize siya sa tubig. Okay? Anong ginawa ni John? Okay? O basta ready go. The same favor of witness to bear witness of the light that all men through him might believe. Okay, so sabi dito, si John nga ay naparito, okay, si John the Baptist, for a witness. Ano yung witness? Okay, alam nyo ba na pag may, for example, si, yun nga rin, si, saan nag-alap niya? CBA. So, may nag-alap pa ba iba dito sa CBA? Wala na, okay? So, malalaman natin kung ano yung mga katotohanan doon, yung practices doon, kaya na lang malalaman. Sa kanya, kasi siya yung nanggaling doon, na-experience niya mag-alap doon, diba? So, kaya ano ba sa NCBA? Ha, ganyan pala. Okay? So, yung mga particular sa NCBA, siya lang nakakalang. Malalaman na natin pag sinabi niya sa akin. Okay? So, sa gospel, ang gusto ng Diyos, malaman natin lahat ng patungkol sa Diyos, pero napansin niyo ba hindi lahat sa atin binibigay automatic? Bakit kaya? Diba? Para solve na lahat ng problema niya. Ba't kailangan pang merong isang witness at siya yung magpapakalat dito? Diba? From the beginning, isa sa mga tinatanong sa sarili ko, bakit nga ba hindi lang tayo sa akin lang ng Diyos? Diba? Pero yun ang method niya. Okay, huwag na natin questionin nyo kanina na nakita natin sa Word of God, sa binasa natin, 1 Corinthians 2:13, diba? Meron siyang nakapalaanan na yun ay dahil sa kanyang sariling wisdom, no? Mas wise siya sa atin. So, huwag na questionin. So, ganun yung ginawa niya dito. Ang method niya is, merong isang tao, yung witness. At hindi ito bago sa New Testament, ganun din sa Old Testament. Laging ganun. So, may ginagamit siyang tao. Ngayon, mag-focus tayo dito sa kanyang bear witness. Ano yung bear witness? Nagdala ng patotoo. Mayroon isang bagay na nakita niya, naintindihan niya. Pag nagturo ngayon siya, tinuturo niya sa iba na. So, ang term ng Bible is bear witness. Parang ano nga, parang binibitbit mo yun, di ba? Bear witness. So, dito sa San Mateo, nung pumunta tayo dito, meron ba ditong faithful witness ang Panginoon? May nagtatanong kailan, yung ginawa namin ng Bible ka, kilala niya si Palitang din. Siya pa yung nagbanggit sa akin, sabi niya, si Palitang, kung mayroon, kung ma-attend na pala ng reform yun.
Yung Calvinist na talaga. So, yung mga kilala lang sila, mga yan. No? Ganun sila, Reformed Baptist. Ganun mo kailangan ng Reformed Baptist. Sabi, hindi pa tama yan. So, ganun sila yung Calvinist. So, I believe, therefore, wala ditong witness na maayos. Okay, hindi tayo mayabang ganun. Yun talaga yung Baptist dito, Calvinist. Hindi yan magandang witness. Okay? Sabi dito, si John, yung time nila, ganun. So, meron na silang Judaism nun, ha? Meron na nun. Pero yung mga to, hindi nagpapatotoo. Ang bit-bit nilang mensahe, hindi si Jesus. Alam natin yan dahil sinabi nyo sa Bible, ang in-expect nilang Messiah is political power. Political, tawag nito, figure. Na isang tao lang siya. Na siya ay raised ng Diyos, naging powerful siya, tapos sinilibre kay Israel. Hindi ganun siya sa Bible. Kaya sabi dito, ang tawag dito sa Panginoon ay, kanina siya ay word, pero din sa verse na ito, ano? Light naman siya. So medyo nagbabago. Pwede ba ang word maging light? At ang light ay maging word? Yes, di ba kasi nga yan, natanong natin kanina ni Stephen, ano naging word si Jesus? Medyo hindi ko pala totally na sagot kanina yun. Diba? Naalala ko tuloy. So, ang light, ano ba ang light? So, dito, pag walang light, hindi ganito ang ambience, di ba? Parang ang hirap mag-aral naman kung di ko nakikita nagsasalita. Saan ko nagsasalita? Ito pa naman. So, gusto yun nakikita yung mukha para pati yung mukha, may mensahe sa mukha, di ba? Nakikita mo isang tao na intindihan niya yung sinasabi niya. Pag nakikita mo yung mukha niya. Amen? Kasi yung mata niya. Okay? So, bakit si Jesus yung word? Kasi nga, yung kanyang, ito, nabanggit ko lang sa, isa sa mga nag-move sa akin, nag-bless ako sa mga tao, yung mga missionary, yung katotohanan at yung kanilang patotoo na hindi sila nag-give up. Okay? May mga, may busy-busy na sabi doon, kwento nila yung mga, o nila, kasi ang hirap sa mission, ang hirap, ang pastor, ang hirap. Pero nagpapatuloy sila. Ano ba nagpapatuloy pa? Ang hirap pala. Hindi ano na lang. Wait na lang kayo. Pero every year, doon na naman, papatotoo na naman. May in that sense, ako may natutunan ako. At ang natutunan ko doon ay, ganun pala ang ministry, dapat walang quit. Walang quit-quit. Hindi wala yung sa vocabulary. Mahirap kung mahirap, pero tuloy lang. Okay? So, yung isang sabihin. So, yung presence nila ngayon, kahit hindi nila pinaliwanag ng ganun, exactly, kung ano yung natutunan ko, naintindihan ko pa rin. Ano nangyari yun? Ulitin ko ha, hindi nila pinaliwanag ng napakalinaw yung gusto kong matutunan at dapat kong matutunan. Pero dahil sila ay present, hindi sila nag-quit, nakikita ko sila, ganun pa rin, patuloy. May tinuro sila sa aking bagay na yun nga, never quit. Okay? Ano ba? Ang tanong mo eh. So yung sabihin ko doon, in a way, in many ways, sila yung para sa akin nagturo. Yung mismong presence nila, tsaka yung ginagawa nila, kahit hindi pa sila magsalita, nabalitaan ko lang ito si Pastor ganyan, nagpapatuloy, nahihirapan siya, pero nagpapatuloy. So ang dating sa akin noon, may tinuro sila sa akin. Okay, hindi sila nagsalita, pero nagpapatuloy sila. The fact na sila nagpapatuloy, may tinuturo sila sa akin. Okay? Guess na? So minsan, hindi mo kailangan magsalita para maging salita. Yan ang gusto kong sabihin. Parang si ano naman, biblical example din si... Saan na yung ano? Yan pa abot nga nun. Sorry. Saan na yung ano pala dyan? So another example. Si sino yung pinatay? Si Abel, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Kay Cain, no? Sige, tignan natin. Genesis 4? Yan. Okay, dito tayo sa verse
sa... Sige, 9 and 10. Ay, basahin natin, go. And the Lord said unto Cain, where is Abel, thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Verse 10. And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Okay, so ano yung sabihin ng... Una, tinatanong niya, sabi ni Soliano, of course, hindi siya tama. Hindi marunong yung Soliano. Pag tinanong mo daw, hindi mo alam. Ano ba yun? Kanina pa ako nagtatanong sa inyo, ako yung nagpapaliwanag. Hindi ibig sabihin, nagtatanong ako, hindi ko alam yung sagot. Okay? Yung mga post-teacher talaga, hindi mo alam. Mulat ako wala eh. Ang Diyos ay nagtanong. Kaya hindi lang alam natin ang Diyos. Alam niya, di ba? At ang sabi niya dito, si Cain, kasi nga, makapang-tawang kanina. Nagtatanong na naman ko. Ba't nagtatanong ang alam na? Para yung mga nakakarinig, mag-isip. Di ba? Kanina ba ako nagtatanong sa inyo, di ba? Kasi yung question, nag-trigger yan ang response. Okay? At pag tinatanong sa inyo, ikaw na mismo nag-iisip. Dapat ganun. Madalas ganun. Pwede ko kayong turuan. Pero pag hindi na-trigger yung inyong pag-iisip, kahit pasabihin sa inyo, hindi nyo makukuha yun, hindi nyo maniniwalaan, kasi nga hindi nyo naintindihan. Kaya minsan tanong, okay? Anyway, so nagtanong ang Diyos, alam niya kung nasan si Cain, paano natin alaman? Ito sinabi sa banda ng 10, di ba? And he said, okay, tinanggi ni Cain, di po alam. No? Pero sinabi ng Panginoon later, sabi, and he said, what has thou this done? Alam niya pala yung ginawa eh. Sabi niya ito, the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. So, tanong, meron bang doktrina ng nakamatay ay sumisigaw? No, hindi, obviously ito ay figure of speech. Diba? Ibig sabihin, dahil siya ay namatay, okay? Ang inosente, tandaan niyo ito, ang inosenteng tao na pinatay, alam ng Diyos lahat ang bilang ngayon. At ang Israel, kaya sila yung Diyosgan, yung sa mga dahilan, ay dahil pinapatay nila yung mga inosente. So, ganun din tayo. Okay, pag nagpa-abort ka, murderer ka. Okay, hindi natin palalagpasin yan. Walang, thank you, walang natin kung sakali. Okay, mayroon dito, kaya, iba, mabay yan ha, kaya papa-abort ha. Alam niyo na ba yun? Okay? Kaya hindi kayo may pag-boyfriend. Kasi pag nabutis, sasadyas yung mga kaibigan yun. Ako, mahirap yan. Nakita yan sa dyari, di ba? Nag-aaral tayo dito. Kulit, di ba? Kasi ganyan ang bata, ang hirap alagaan. Kaya pag naisip ng mga kabayan, ang hirap doon. Ang gagawin nila, papatay nila yung anak nila. So, mali yun. So, kaya pag pinatay mo inosente, eh, sabi dito, nagsasalita siya. Yung dugo niya. Ibig sabihin ito, alam ng Diyos. Okay? So, gusto ko lang yung point out dito sa ating lesson ngayon. So, ito, sa tanong mo, di ba? Nagsalita ba si Abel? Okay, di ba? Patay na nga siya eh. Pero siya pa rin ay, sabi dito, the voice. The voice of thy brother. Sabi dito, try it unto me. So, nagsasalita. So, nagsasalita ba? Hindi. Nagsasalita, pero hindi. Okay? So, sabihin na, parang dito ito, balik tayo sa the word was with God. Ang Panginoon ay, sorry, maraming sinabi yung Panginoon, pero maraming paraan, ngayon, even at our times today, na malaman mo lang ako, nasave ako, naalala ko lang, very basic eh, siya ay Diyos, nagkatawang tao, namatay para sa kasalanan ko. Medyo basic lang yun, napaka-konti yung para iligtas ka at magkaroon ng pangunawa na kailangan magkaroon. Sa capacity na nagpapaliwanag sa akin. Napakalalim nung kaligtasan yun. Tapos, maintindihan mo, simple words lang. Pero si yung kanyang ginawa sa close, okay, na nabuhay siya, siya anak ng Diyos, naging tao siya, para iligtas yung kaluluwa mo, later siya ipapatay yung sabi sa kasalanan mo. Ang dami sinabi nun sa atin. Ang dami nun. Kaya ang naalala ko, ang isa sa mga naalala ko lagi yun niya, ito talaga, matuwid na tao. Ito kasi, bakit siya mamamatay? Para sa atin. Kahit hindi ko pinapaliwanag sa akin yun, naramdaman ko na yun, hindi ako yung basic.
Kaya talagang kailangan mo talaga na maligtas. Ito yung mabuting tao, siya pala yung Diyos, siya yung malinis. Ito yung kailangan ko paniwalaan, hindi ko sino. Dahil yung kanyang paligtasan talagang kakaiba. Regalo siya, okay? So punta na punta doon kasi yung tanong ay siya yung word. Bakit siya word? Okay, kaya sabi dito, ano sabi dito? To bear witness of the light. So ang dala-dala ni John, kahit pinsan niya to si Jesus eh, yung kanyang pag-deliver nung ito yung light, hindi basta-basta eh. Kung mapansin niyo ako dyan, may talim na agad dyan. Ang sabi niya, behold! Anong tawag sa kay Jesus? The? Word. The word. Pero yung tukoy ni, tinuro siya dalawang beses ni John, behold the Lamb of God. Take it away. So, ano ba yun? Ito yun eh. Yan. Yan, okay, diba? So, nung nakita niya na si Jesus, paulapit na sa kanila, alam niya, oras na para si Jesus ay makilala at si John naman ay enjoy din na. Okay, nagawa niya na yung girang pala niya eh. Sabi siya, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So, gusto ko i-relate dito yan, na light, na bear witness. No? Ganito yan, pag may tabaho ka, yun ang gawin mo. Ang tabaho ni John, ano tabaho niya? To bear witness of that light. Na yung kapangyarihan na binigay sa kanya, nagpo-point pala yung kay Jesus, hindi sa kanya. Okay, ano yung lesson sa atin doon? Therefore, ang lesson sa atin doon, doon din dapat tayo. Madalas sa mga churches, kaya gusto sila ng mga tao kasi tinatasin sa radio niya, yung mga tao gusto nga yung ganun. Kaya yung mga kulto niya, madalas ganun, model namin, idol namin si ganito. Kaya kahit nagkamali na ng turo, okay lang din. Mabaliwala yung importanteng turo kahit mali na yung tao, teacher. So at that point, kulto na po ang tao doon. Okay, hindi tayo, tulad ko dito, nagtuturo lang ako, nag-aaral lang kayo, nag nagkamali ako sa isang point, mali ako doon. Okay, huwag nyo ako sundin doon sa mali. Okay, kung sa tama, sundin nyo. So ganun ang ginawa ni John. At yun na yung light. Para saan yung light? So para sa atin, ang light is, yun ang ilaw natin dito, dami, di ba? Wala tayong light, hindi tayo magkakitaan. Ang light is laging nag... Sinabi yan sa first John, hindi nagkakamali. Ang sabi sa light? Baby. Ang light ay nag... Baby Shannon. Baby Shannon. Manifest. For what, for whatsoever is made manifest is light. Amen. Sinabing manifest, nagpapakita. Yan, sa Ephesians 5:13 pala. So, but all things that are improved are made manifest by the light. For whatsoever that manifest is light. So, ang nagpapakita sa atin ngayon, sa mga kanina pa natin pinag-uusapan, light na sinabi. Ito sinabi ng Diyos kasi. Paano mo naitindihan ito yung mali, ito yung tama? Kasi sinabi ng salita ng Diyos, ito yung tama, ito yung mali. Okay, kung wala yung light na yun, kung wala yung nagpapakita kung anong madilim, ano yung malaki, ano yung matigas, bagay tigas pa siya. Pero alam mo na, pag pamilyar ka na dito matigas, nakita mo mukhang kahoy, alam mo matigas yun, di ba? So, napaka-importante ng light. Naiintindihan natin lahat ng bagay dahil dun sa light. At yung light ay hindi yan. Pag bumabasag yan, papalitan lang natin yan. Yung bulb, yun lang yung nagbibigay ng light, pero yung light, lumalabas ko para makita natin yung other things. Okay? Kaya nung si John naman ay bumating, nag-point siya kay Jesus, si Jesus yung light, and therefore, dahil sa light na yun, maraming naniniwala. Okay? Yan, that all men through him might believe. Kaya kung tayo dito, hindi tayo maniniwala basta sa Diyos, sabi sa John 14:6, sabi doon, I am the way, the truth, and the life. No man coming to the Father but by pinapakalinaw. Kaya minsan, handa tayo dapat dyan. Si Jesus lang ang mag-point sa atin sa tamang direction. Ito, presenting, meron naman kayong Buddha, meron naman kami Luke, meron naman kami Muhammad. Sa ka dadali nun? Hindi ka dadali nun sa place na ikaliligtas mo. Si Jesus lang ang paraan at paraan ng buhay. Kaya nung siya ay sabi dito, kaya naman si John ay tinuro niya direction by Jesus kasi sana
lahat, sabi niya, no, that all men through him might believe. So, hindi lahat maniniwala, kaya kasi sabi, might eh. No? Paraan lang yun, tinuturo lang niya dyan, parang tayo ganun din. Tuturo natin sila sa tamang direksyon, pero sila yung dadaan doon. Sila yung mag-decide. Diba? Itong mga batang to, sinasanay natin sa church. Ito, i-invite natin yung mga bata. Diba? Pero pag lumaki lang yun na sisalin, mag-iisip kasi para sa sarili, oh, sasama ba ako sa church? Diba, ikaw yung namimili, diba? Parang, sa mong gusto mong ano, marami kang gusto, diba? Pero, sinasabi sa Bible, si Jesus yung light, na pag nakita mo yung masama at mabuti, ako pala, bata pala ako, hindi ko kayang, yung wisdom ko medyo mababa pa, hindi ko kayang unawaan yung dapat mong unawaan, okay, merong nagtuturo sa atin ng Bible, saan tayo pupunta ngayon, dapat? Sa nagtuturo ng Bible. Pero mag-decide kayo nun, para sa inyong sarili. Hindi kayo, diba? Mala, dito ka! Diba? Hindi ganun, diba? Kahit tito, tita mo pa yan, pag lumaki ka na, baka pag laki ni Salim, mas matanggan pa kayo mga doon dyan, siguro. Hindi ko alam. Ilang tao ka diba? Active to sa sports, diba? Ano sports mo? Badminton, okay, hindi masyadong ano. Pero marami lang, wala kasi Salim, hinahatak ko. Hindi na kaya. Kasi may sarili ka ng pagdidesisyon. Yan, gagawin lang ng mga teacher o preacher, papakilala sa inyo si Jesus. Kayo mamili ngayon, susunod ba ako dito sa Jesus na to? O may kilala din ako ng Christian doon, mga CCM ganyan. Hindi naman sila yung masyado, kaya sila doon kasi masaya sila sa bangkada doon. Pag wala yung bangkada na, nilipat na rin. So, they're not there for the word of God. They are there for socialization. Kaya pag nalaman natin yan, kanino ba tayo susunod? Okay, kaya sinasabi dito, si Jesus yung light. Yung matututunan mo about Jesus and about His purpose, about His will, doon ka mag-focus. Okay, again, nire-relate natin sa origin natin. Ha? Bakit? Kasi nga, kung siya pala yung gumawa, at in-specify na siya yung creator, tapos ngayon, nagturo siya dito, namatay pa siya para sa kasalanan mo, anong kailangan mong gawin kay Jesus? Hindi nagpasalamat. Diba? Hindi lang kaya sabi ko, full of grace and truth. Yung grace, parang yun yung kabutihan niya sa atin eh. Diba? Sabi nila, unmerited favor. Alam na natin yan, pero may kasama. Na hindi lang basta grace, eh, buti ni Jesus, okay ako dyan. Eh, nalaman mo, ang Panginoon parang medyo matindi ang tabas ang dilan. Diba? Ano yung mga sinabi niya medyo matindi? Sabi niya, I came here not to unite you, but to divide you. Sabi niya, ang hindi yung sayang sa loob. Sa Matthew, medyo malapo eh. Yan. Sa loob, well, ito, medyo mabigat pa. Ito lang ang naisip ko sa ngayon. Pero marami pa siyang mabigat na statements. Okay, palibasin nyo nga. Ready, go. Suppose you that I am kept to keep the peace of earth, I tell you, pray, but rather the peace of earth. Okay, ano sabihin nun? Sa palagay nyo, ako yan dito para magbigay ng kapayapaan sa mundo, di ba? Ang Miss Universe, lagi yung sagot eh. Peace on earth. World what do you want? World peace. Ito na part na niloloko na nga natin, di ba? Kasi alam natin, di basta-basta yun. Sabi naman ng isang sa pelikula natin, sabi na, peace means that you have the bigger stick. Ibig sabihin yung stick na, may side. Kung mas malaki yung may side mo, makapangyarihan ka, may kapayapaan. Kasi kapulado kayo, hindi kayo pwede yung ano eh. Iba-iba tayo ng definition ng peace. Pero gusto ko sabihin, talaga imposible yan. Especially, iba-iba tayo ng view, mga tao, hindi pa kayo yung time ng peace. Okay, itong mundo na to, hindi pa. Hindi pa yung total peace. Totoo yung mga sinasabi ng iba, kaya oppress yung iba. Kasi, kung yung gustong gawin ng iba sa kanila, napagawa. Yung sa Israel nga, alam nyo nangyari doon? Yami siya, hindi ko matigilin ng iba pag sa Facebook eh. Kahit pastor yun, sabi ko, ang narrative na naririnig nyo, isa lang eh. Kasi nag-post yung isang pastor, nilalampas, so sabi niya, let us support Israel. Okay? Yung mga Muslim na yan, talaga mga ano yan eh.
Violent yan eh. Totoo naman yun. Pero kasi they need the gospel. Pag i-exclude na natin sila, mas kakampi natin Israel dahil sa kanilang bansang Israel, mali yun, bakit masabi yun? Kasi nga, ginagawa nila sa bansang Israel, iusapan sila doon, ito yung lupa nyo, ito yung lupa namin. Ngayon, ginagawa nila dahil sa yung malakas, ino-oppress nila yung mahirap, mga Palestinian. Kaya sabi ng Panginoon dito, kayo din ganun. Pag napansin nyo na bakit kaya walang pagkakaisa sa Pilipinas, ba't wala kami pagkakaisa sa bahay? Ha? Oo nga, bakit? Kasi nga, si Jesus sabi mo yung sabi, nung dumating si Jesus, ang dala-dala niya, hindi ka payapaan, kundi pagkakahati-hati, yung sama naman pala ni Jesus. Sa palagay mo yun. Pag na-brainwash ka ng sanlibutan na dapat lahat pagkaisa, hindi mo naiintindihan yun. Sabi-sabi lang yung kunwari. Pero may definition sila ng kapayapaan, na hindi tama, ini-impose lang sa'yo, katulad ngayon, mga gay rights na naman yan. Diba? No, magkaisa na tayo dito, bayaran na natin sila. Hindi. No? Yung mga nakakaintindi na kasuklam-suklam yun, tayo mapayan. Hindi, di naway ka na mag-isa eh. Kayo makipag-isa sa amin. Mag-isa ba yan? May conflict kasi may conflict yung idea. Yung masama't mabuti sa kanila iba, yung sa atin iba. Masama yung bonus pa sa Diyos. So, iba yung kapayapaan sa kanila. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi siya nahihiya dito, sinabi niya, division yung dala ko, pero yung division niya, mas maganda. Dahil nga ito, sinasabi niya dito, yung mundo natin, hindi pa ito yung time na para tayo mag-unite lahat. Kasi nga, magkakaiba tayo, at hindi tayo pwede mag-unite. Okay? Kaya, pag nakita niyo sa Facebook, parang galing, hindi ako galing. Galit na galit. Ang sabihin lang dyan, ito, tuloy nyo. Ready, go. Divide. Sino nag-divide sa kanya according to this passage? Si Jesus. Sama naman, hindi siya masama. Sinasabi niya, may division na dala-dala niya para sa makakabuti sa atin. For example, yung classic example niya sa bahay, di ba? Ako yung una na-save sa amin. So, sa salkada namin, ganun din. So, bakit ko sila umiwalay ako sa kanila? Kasi na, alam ko, mas importante yung tinanggap ko. Okay? So, hindi siya naman masamang makipag-divide. Hindi, depende. On yung dahilan. Okay, so ganun din, mga kabataan. Kayo mag-decide niyan. Okay? Kunwari, si JP kunwari lang, ha? Kunwari, siya pinaka-spiritual sa kanila, magkakapatid. Si nanay, tatay niya, bumalik sa CCM. CCM. Hindi, alam ko talaga yung totoo dito. Mananatili ka dito, di ba? Ganun yun. So, ako no, sa church naman namin, papasalamat ako doon, walang duda. Pero pag mayroong lumiko sa Bible, saan ako susunod? Kasi may sabi nila, sila yung sumusunod sa Bible, pero okay. So nagkakaroon ng division, pero for the better, amen? So matapos na po tayo. So, gusto ko lang po sabihin dito, yung ibig sabihin ng full of grace and truth. So in a way, siya ay mabuti, talaga napakabuti. Siniligtas lang naman niya tayo sa kasalanan natin at sa impyerno. Gano'ng kabuti yun? Napakabuti. Pero siya ay may katotohanan. And therefore, dahil kasama niya yung katotohanan, hindi lang siya Diyos ng grace, pati siya nung sa Diyos ng truth, yung mga ibang katotohanan masakit. Okay? Kaya, sa pagdating sa ating origin, tanggapin natin yung mga masasalimuot siguro para sa iba, no? Na hindi nila, yung iba, hindi matanggap yun. Na tayo ginawa ng Diyos and therefore, tayo mananagot sa Diyos. Hindi nila matanggap yun. Pero yun ang totoo. Okay? So, anong gagawin mo? Ikaw yung mag-submit sa salita ng Diyos. Hindi yung... So, yun ang gusto ko nga rin sa point number 2. Hindi tayo nag-origin sa kung saan-saan si Jesus na gumawa sa atin. And therefore, kung gawin natin siyang Panginoon, yun ay Panginoon naman na talaga siya.
Kapag sinabi ng Panginoon natin, sundin natin sa lahat ng bagay. Okay? Ayaw niyo ba gawin yun? Sana. Okay? Pero tayo, hindi natin ano yan. Hindi yan, again, hindi yan requirement sa kaligtasan. Pero mag-save ka na, tinuturuan ka na ngayon, ano yung dapat mong gawin? Talagang Panginoon pala siya. Hindi dapat natin siya gawin, Panginoon. At sundin natin sa lahat ng bagay. Okay? At siya naman ay full of grace and truth. Hindi naman siya yung buong katotohanan lang. Yung iba, ginagawa sa katotohanan lang, sakit naman ang katotohanan. Yung iba, sinasabi ko, parang don't pound me with the truth. Because the truth hurts. Totoo din naman yan. Actually, mayroon tayo na consideration sa ganun. Napansin niya sa mga ways ko. Dahil din pinatuburo ng mga pasali ko. Totoo yun. Hindi mo... Pero yung mga, may mga katotohanan na kailangan straight to the point. Kasi pag pinaganyan-ganyan mo pa yan, lalo kang nararamdaman ng tao, pwede pala itong mag-compromise eh. Hindi tayo ma-establish sa research. Ganun naman sa mga kabataan dito, kasi dahil kayo focus eh. Ito, tadyado ko lang itong mga adult, alam na nila eh. Pusunod nila kasi alam nila. Mapasalamat sila may church. Pero kayo mga kabataan, nandun pa kayo sa, di ba? Nag-iisip pa niyo ba kung dito ba ako dapat? Di ba? Parang, di ba? So yun ang tinuturo sa atin. Ito, pag lumaki-laki ito, ayoko ng church. Pag hindi mo naintindihan kung gano'ng importante ito, dito ka nagsimula, di ba? Origin. Si Kristo yung gumawa sa'yo, siya pa'y namatay para sa'yo, tapos babaliwalay mo yung church. Di ba? So pag naintindihan mo yan, di ka naliliban. Kahit ano pa, ano yung mas importante yung pwede mo pagmaliban yung church? Maglalaba po ako pag di... Maglaba ka ng maaga, maglaba ka ng late. Ano ba? Mag-aaral po ako. Mag-aaral ka ng maaga, mag-aaral ng late, ibang araw. May trabaan ako, trabaho po ito. Hindi pwede pagpaliban ito. Pwede ka mag-apply sa iba. Kahit ano pa yan, hindi kompleto ang buhay mo kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Hindi ka natututo sa salita ng Diyos. Parang ano naman yun, lagi na lang parang binibigyan mo ng pabor yung pastor. Huwag mong bagay mo ng pabor yung pastor. Sarili mo lang. Pag ako yun, yung mga ginawa ko eh. Kaya na-balance ako. Kasi nga, galing na ako Katolik. Iba yung nag-win sa akin. Yung sa mga iniisip ko, hindi ako maglilikod sa tao. Hindi ko witness yung tao. Yung ginawa ko, tama naman talaga. Napansin nyo, humihingi ba ako special favor sa inyo? Hindi naman eh. Yung iba na lang talaga, medyo kasana eh. Ganun. Pero, ganun tayo. Tignan nyo ba? Sino yung creator? Sa tayo nang galing? Ang Diyos ang gumawa sa atin. Pero naaral natin today, this morning, si Jesus pala yun. At si Jesus pala yung full of grace and full of truth. Ano dapat natin gawin sa Kanya? Pasalamat tayo sa Kanya at sumunod tayo sa Kanya. At yung katotohanan na dala-dala niya, pinakitindi natin at ipamahagi din natin sa iba. Amen. Ganda yun. Magkasama yung grace and truth. Grace and truth. Hindi pwedeng paghiwalay niyan. Oh, mahal ako ng Diyos. Automatic sa langit. Oh, walang truth. Okay? Ah, katotohanan. Dapat ang mga... Ano ba? Ayun, dapat. Lagi kang matay. Yun ang katotohanan. Pero walang grace. Ay, hindi kayo binigyan ng leeway. Yung bata pa yun. Minsan, hayaan mo. Di ba? Bakit wala kayo dito? Hindi kayo nabigay, kulang to ah. So, binibigyan kayo ng leeway. So magkasama yan. Kaya sa church ganun. May grace at may katotohanan. And then ay, sino yun? Jesus Christ. Let's pray. Pakinaman, salamat. At hindi na namin pakinaman ang aming pinanggalingan sa inyo. Kayo pala ang pinanggalingan namin. Napasalamat po kami kayo po. Hindi kayo kami. Pagkakita namin araw na kayo po yung full of grace and truth. Salamat namin yung nature. Ito po pala kayo. Hindi po kayo basta-basta pwedeng kunwari lang na sambahin. Walang katotohanan. Ganyan din naman. Pag puro katotohanan, hindi katotohanan pag walang grace. So, ito yung mga paras namin ito lang. Maglala ka namin. So, yun. Please, pray.